So nandito ngayon tayo sa aft mooring station or sa poop deck or sa likurang bahagi ng barko. Meron akong tinatrabaho dito. Nasira yung isang mooring winch controller namin. So ito yung aming mooring winch. Ito yung winch ng port side. At ito ay merong electromotor. So ang nasira is yung isang controller. So dito, makikita nyo, may controller para sa M2. Yung M2 is yung mooring winch namin sa gitna. Meron kaming tatlo, port side, center, saka starboard side. Tatlong mooring winches. So M2 sa center, M3 para controller dito sa port side, at M4 para doon naman sa starboard side. Punta natin yung starboard side. Ito yung center. Tapos, ayun naman yung starboard side. So, kung mapapansin nyo, nagpapalit sila ng lubit. Bago na yung lubit, tinanggal nila rito. Papalitan nila to. So, dito mayroon ulit controller para sa tatlong winch. M2, M3, M4. Ibig sabihin, pwede natin kontrolin yung tatlong mooring winches dito sa side na to, sa starboard. Pwede rin naman natin kontrolin doon sa may bandang port side. Dito sa center winch, ito yung nagka-problema. Ito yung pinalitan ko. Kung mapansin ninyo, nakabukas siya, di ba? Ito yung nasira. Ayan. Nabasag yung pinaka-handle niya. Yung base or yung mismong housing. So wala akong spare na housing na parehong-pareho. Meron akong spare na pinagkahuyan. Lumang housing na pangdalawahan. So papansin niyo, balik tayo dito. Ganito yung itsura nung nasira. At ganito yung spare ko na housing. So since parehas naman sila ng bracket, kinabit ko yung ganitong size. Tapos ginawa ko, tinanggal ko na lang yung isang side since hindi naman kailangan. Ipa-blind ko na lang to, tinanggal ko yung push button, switch, saka itong handle at itong mga ibang aparato na yan. At ito lang yung ginamit ko, yung isang side. So bali itong controller na to, M2, M3, M4. M2 para sa center winch, ayun yun. M3 para sa port side winch, ito yun. Tapos M4 para sa starboard winch dun. So meron tayong dalawang location para makontrol yung starboard sa port side na winch, starboard sa port side na winch. Meron ding controller dun sa kabilang side. Pero itong M2 or yung center winch, meron tatlo. Meron dito, meron dun sa gitna, meron sa center, meron din dun sa starboard side. Balik tayo dun sa inayos ko. Ito yung nasira, ayan. Tapos ito yung pinalit ko. So sa loob nito, mapapansin nyo, merong isang terminal block. Tapos ito yung pinaka controller natin. Ayan. May spring. Pag tinulak natin pa ganon, mag-hip up yung lubid. Ito naman mag-slack. So dito mapapansin nyo, may emergency stop push button, merong selector switch, at merong takeover switch. So itong takeover, pipindutin mo to para makuha mo yung control. Kumbaga dito mo kukontrolin sa controller na to. Pag pinindut mo yan, makukontrol mo dito. Pag pinindut mo naman yung takeover dun mo naman siya pwedeng kontrolin. So bago ka mag-control, takeover, saka mo siya keep up, slack. So sa loob nyan, ito, merong heater, electric heater, terminal block, tapos itong ammeter, saka tatlong indication light, ready for operation, disturbance, auto tension operation, auto tension. So ito yung auto tension. Itong box na to, may laman to na luma. Ayan, ito yung laman yan, pinagwawaklas ko. Tapos ang ikinabit ko pa rin yung nakalagay dito, since ito lang naman yung nasira eh. Yung housing lang naman yung nasira. Ito yung itsura ng switch na yan. May spring.
Tapos madami siya mga contact. 6 dito saka 6 doon. Ito yung tura ng space heater. Tapos sa takeover switch, ito lang yung switch. Tutulak niya lang yung contact, bali parang ganito. Ito yung contact. Dalawang wire. Normally open to, i-close niya lang. Sa emergency stop naman, ganun lang din. Mapalitan lang tong push button nito. Ganito yung tura ng switch ng emergency stop. Normally close naman to, pag pinindot mo yan, mag-o-open. Mag-o-open yung contact. Pag nag-o-open yung contact, hindi naanda. Emergency stop. Ngayon lang ang magtutulak ito. Tulak niyang ganon, mapipindot to. Pag napindot to, hindi nagagana. Ito yung tura ng mga ilaw. Ayan. Ito dito, kita naman eh. So ngayon, titestingin na natin kung gumagana to. So ito yung ating mooring winch. Ito yung electromotor. So nakakopol yan dito. Meron lang tayong pang engage, disengage. So kung makapansin nyo, meron ditong gatla. Ayan. Ito, hilahin ko. Pasok siya doon. Ang tawag dyan, engage. Naka-engage na yung mooring winch na yan. So pag pina-under natin yung motor, iikot yung winch. Mag-i-slack, mag-i-hip-up yung blue bit. Dito sa kabila, ayan, hindi pa naka-engage. So subukan natin engage. Pinipindot ko rito. Engage. Lock pala na pin. So ayan, naka-engage na tayo. I-lock natin. Ngayon, pag naka-lock na yan, pag pinindot natin to, iikot na rin yung buong ram. So naka-engage siya, naka-engage to. Iikot na yung buong ram. Ayan, umiikot. Brake pa. Huwagan natin yung brake. Ah, nakalabog. Naigotin natin ulit. Ngayon, tatanggalin ko to sa pagka-engage. Pansinin nyo, hindi na iikot yun. Ngayon, hindi na umiikot yun. Ito umiikot kasi hindi na siya naka-engage. I-engage natin ulit. I-engage natin ulit. Naka-engage na. So ito yung local control. Isang push button lang. Unang pindot, ganyan ang ikot. Pag pangalawang pindot, babaliktad naman ikot. So itong controller, naka-emergency stop. Pag naka-emergency stop, hindi natin yan makokontrol. Ayan. Pag tinanggal natin emergency stop, hindi din natin yung takeover, makokontrol na natin yan. Ayan o. Gumagana na. Gumagana na. Subukan natin kontrolin dun sa kabilang bahagi, sa port side. Take over. Ready for operation. Milaw, diba? So take over yan. Makokontrol natin yan doon. Ayan o. Iikot. Umiikot siya. Ngayon, pag emergency stop natin to, hindi natin makokontrol. Hindi natin yan makokontrol kahit saan. Kahit sa local, hindi natin makokontrol kasi may isang naka-emergency stop.
once na may isang naka-emergency stop sa tatlong location. So may tatlo tayong location para kontrolin itong mid mooring winch dito sa center, doon sa starboard, saka sa port side. Once na may isang naka-emergency stop, pag nakatiin to, kahit saan ka mag-control, hindi mo mako-control. So ito, naka-emergency stop din, di ba? Kahit tanggalin natin yan, since in-emergency stop ko dun sa center, wala pa rin akong control. Kahit i-take over ko yan, wala akong control. Ngayon, makokontrol ko lang yan once na tinanggal ko to. Nirelease ko yung emergency stop. So naka-release na, dapat makontrol ko siya. Pero hindi ko siya makontrol dahil hindi ko pa siya tinitake over. Nandun pa yung control natin sa kabila. Once na tinake over ko yan, iilaw yung ready for operation, saka na natin makokontrol. So yan ang ating mooring winch controller. So itong mga controller na to, papunta yan doon sa ibaba, merong panel board. Sa loob ng panel board, merong PLC. At sa loob ng PLC or Programmable Logic Controller, doon nagaganap yung controls, yung automation nito. So ito yung takeover switch, ganito lang itsura niya. Tapos emergency stop. Pag pinindot mo, tutulak na lang, ilayin mo, nawala. Ito naman, takeover, tinutulak na lang yun. So nakakonekta lang yan dito. For example, itong takeover switch na to, ito yung pinaka switch. So pag kinect natin continuity tester, itong switch na to ay naka normally open. Yan. Pag tinula ko to, nagko-close. So 0 ohms. Open, close. Yan. Open, close. Open, close. Pag pinindot ko tong takeover switch, tutulak niya yun, magko-close. Nakakabit yan dito, sabi niya. Open, close. Pag pinitawan natin, mag-open na ulit. Halos ganito lang din yung sa emergency stop. So ito naman yung switch ng emergency stop. Itong emergency stop naman, normally close naman to. Normally close. Kung kanina naka-normally open, ito normally close. Pag pinindot natin emergency stop, mag-open siya. Bitaw, close. So dapat lagi naka-close siya. Kung hindi, walang current na dadaloy, hindi gagana yung ating mooring winch. So ganito lang din itsura niya. Nakahila, naka-close siya. Close. So yan, naka-release. Close. Open. Release. Close. So basically yan ang ating ginawa pong umaga. At sasarado ko na to. So ito yung pinalit natin na controller. Kung mapansin niyo, sabi ko pang dalawahan to. So tinanggal ko yung push button dito saka switch, lalagyan ko lang to ng plate, ibablind ko lang yan, pati yung handle dito tinanggal ko, pati emergency stop ibablind ko lang din yan ng plate, tapos kokobera na yan at pwede nang gamitin. Hindi ko alam kung ano nangyari dito, kung paano nabasag yan. So may spring kasi yan eh, may spring, kaya bumabalik sa gitna. Ayan, spring. Kaya lang na-disalign na kasi nga basag yung ano eh, basag yung pinaka housing. So anyway, buti na lang merong pinagkahuyan na box or housing at nagamit pa natin. So itong iba mga spare parts tulad nitong switch, rotary switch,
itong emergency stop, push button, itong mga switch na to, saka mga ilaw, terminal block, pwedeng gawing spare yan, pwedeng gawing spare susunod na magkaroon ng trouble. So paano mga kaligi, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Hanggang sa muli, paalam!